Hindi siya. Pero prior show showbiz, ano pa na yung mga ginagawa niyo bago pa i-discount? Ano po si Patrick po, marami na po siyang mga TVC before. Yes po. Ano? Pwede mo magsabi po. Ayan, so marami po siyang TVC since ano, child star po kasi. Uy, bro! Child star. Ano, nung elementary, ay, high school. High school po ako nag-start ng mga TVC, mga PTR, and mga... Yun, yun po yung pinagkakabalan ko po, tsaka mga school po. Mga school. Apo, kasi po, dalawang... Principal ka. Yan, yan po. Tapos, parang nag-discover? Nag-chat, may nag-chat po sa akin sa Cornerstone. Tapos, hindi ko po una na, ano eh, napansin yung chat niya sa IG. Hanggang sa, ako may nag-DM po. Then, may kakilala po ako sa pag-DM. May kakilala po ako na... na kumontak po sa akin. Dati pong parang nangungupahan sa bahay po namin. Tapos parang so, pinapagunta po ako dito. Then sabi ko po sa club ako dito ganyan. So, noona po nga ayoko po eh. Kasi parang, ano, nawalan ako na hope. Sa ano, sa mga TVC po kasi parang lagi akong ano, mga pilot casting lang. Usually po di ba ganit? Pero hindi ka naman nakukuha. So parang, ako na, na ano lang ako. Kasi yung mami ko taga Cavite. Tapos, lagi siyang luwas ng luwas sa Manila. So parang ako napapagod lang siya. Ito ganyan, hindi naman nakuha. Sana yung pera niya, yung pagod niya, ganyan. Agad sa nung sinabihan niya ako, ako niya. Tapos, ayun, isip ko, tuloy ko pa to, ganda ganyan. Kasi, pinipilit mo talaga ako naman. Tsaka nung dali ko po. At so sabi ko, sige, ano, best na to, baka sarali, ganyan. Agad sa nung pinisend po ako sa series, in-interview po nila ako. Tapos, tinanong po nila ako, anong gusto ko, solo artist ko, group. So, pinili ko po yung group. Kasi mahilig din po ako nung bata para ako manood ng mga cover na group na sumasayaw. So, yung kasi sinabi, sorry. Pero yun po, nung, ano, parang rinig-rinig ko lang po. Hindi, ano po, based on dun sa mga kwento po, nung nag-audition daw po si Patrick sa Cornerstone, parang siya po yung nag-stand out po talaga sa when it comes to dancing. Totoo, di ba? Totoo, di ba? Tapos kaya sinabi nila, like, ano talaga, parang, sige, ano natin, itong naka-checkered, naka-checkered po kasi. Naka-checkered, itong stand-out siya din. So, yun po, parang, from there, ano, the rest is history. Siya na po ang aming main dance. Oh, yeah. Happy birthday! Happy birthday, Patrick! Maraming salamat sa mga pumunta dito. Saan mo makinjoy tayo lahat? Hindi, ako before showbiz, nag-aral ako sa Southgate for tourism. Gusto ko talaga maging ano, cabin crew. Pero yun nga yung may mga opportunities na tumarating. Hindi ko na-imagine yung sarili ko na mapupunta ako sa group. Tsaka sa kinatatayuan ko ngayon kasi parang may mindset ako na tuloy-tuloy lang yung kumbaga kung ano yung iharap sa akin ni Lord. Kumbaga, grab lang ng grab, maximize lang ng maximize. Tsaka, yun, sobrang thankful ko na nabigyan ako ng opportunity na magpunta dito sa Colors. Kasi dito ko lang din na-realize na yung dating hindi ko na-realize kasi galing ako sa group before hindi yung nag-work out. Pero bumalik ako sa group para siguro to realize brotherhood. Pero nag-workshop ka talaga. Yun, nung bata kasi ako growing up, sobrang introvert ko talaga. To the point na hindi ako makatingin sa tao, ay to ay. Tapos, parang medyo lumabas lang ako sa shell ko nung nag-start na ako mag-perform. Una nag-start ako mag-perform sa mga birthday ako mag-perform. Una nag-start ako mag-perform sa mga birthday party, talagang pag sumasayaw ako, nakatingin lang ako sa baba, hindi ko talaga kaya. Oo, iba yung feeling eh, parang sabi ko, natatrauma ako or parang natatakot, nagka-anxiety. Tapos, nag-start ako mag-perform as a K-pop cover group member. Kasi di ba uso dati yung K-pop, tapos nagkakaroon ng mga competitions. And then, nag-ganun ako for, siguro like, 4 years. Tapos, ayun parang sabi ko, ito yung gusto ko talagang gawing career. Talagang nakilala ko sarili ko doon.
na-enjoy ko talaga siya kasi mas marami akong nakilalang tao to build connections. And yun, sobrang na-inspired din kasi ako ng K-pop and performing in general. Sabi ko, kung ibang tao, kung yung artist, kaya nilang baguhin yung buhay ko. Parang gusto ko maging ganun din, na maka-change ng buhay ng ibang tao. And then, yun, nangarap ako na mas malaki. Sabi ko, instead of being a cover group member lang, gusto ko talaga maging K-pop star. So, instead na mag-college ako dito, since kami yung first batch ng K-12, sabi ko, ayoko muna magsayang ng year, like dalawang plus 2 years, kasi pwede naman akong bumalik sa States, tapos doon na lang ako mag-college. Nag-enroll ako, tapos kukunin daw nila ako for a survival program called Under 19. Actually, naalala ko pa nga yun, parang nag-work kasi ako nun. Nagkaroon ako ng several jobs sa States, kasi nga gusto ko mag-ipon ng pera para makapunta sa Korea. And then, nag-work ako nun, tapos biglang may nag-text sa phone, tapos pumunta muna ako sa backroom, tapos nakita ko yung email na parang, oh, you're going to Korea, tapos nandun yung ticket, talagang umiiyak ako nun. Tapos pagbalik ko sa customer ko, kasi nagsiserve ako ng pagkain nun, parang sabi niya, uy, ba't ka umiiyak? Tapos sabi ko, hindi, nag-chop lang ako ng audience. So mukha akong abnoy. And then after yun, pumunta ako sa Korea, and naging part ako ng survival program nga. And then, nung na-eliminate ako, skin-out ako ng isang Korean agency. And then, nag-training ako doon up until na nag-try ako magsulat ng mga kanta. And then, yung Stay, which is re-release ko 2 years ago, yun yung parang naging pre-debut single. And then, may plans ba dapat? Pero unfortunately, nangyari nga yung COVID, nagka-pandemic. So, pinilit ako ng family ko na, uwi ka muna dito para makasama muna kami kasi mahirap mag-isa dyan. And since matanda na sila, parang gusto na lang ng tulong. So sabi ko, sige, uwi muna ako. And then, na-stuck ako dito kasi syempre, pa-extend ng pa-extend yung lockdown. Hanggit sa nag-work ako as a call center agent, and then nag-host din ako sa Shopee, and then nagagawa rin ako ng mga TVC. So sabi ko parang, parang sunod-sunod yung opportunity. Bakit hindi na lang muna ako dito? And then, may tumawag na parang kakilala ng Cornerstone. Ayun, parang minayaya ako, parang nag-build sila ng boy group, baka interested ka. So nung una parang shinutdown kita yung idea kasi sabi ko ayoko, gusto talaga bumalik muna ng Korea. Up until na may isa ulit akong friend na sabi, i-meet ka ng president ng Cornerstone, which is si Sir Erickson. So ayun, meet ko sila. Tapos unang nakausap ko dito yung handler namin, si Miss Din. Tapos parang nakita ko sobrang joyful niya, sobrang enthusiastic niya talaga na makabuo ng group. So, ayun, parang sabi niya, check niyo muna yung studio. Kasi sabi ko, gusto ko talaga maging solo artist ng una. Tapos sabi niya, sige, check muna yung studio. So pagbasa ko dito, nakita ko tong dalawang to. Pati yung G22 nagka-training. Kaya sabi ko, parang may ganito na pala sa Philippines. Kasi before, parang wala, medyo hindi pa accepted yung K-pop, diba? Tapos, ayun, sabi ko, sige, try natin. Up until na, ayun, nag-start na ako mag-training sa kanila, tapos may iba pang trainees. Tapos, nakilala ko to si Sam before, Vision. Nagkasama kami sa isang show. Tapos, nung pumasok siya dito, parang sabi ko... ibang show ko, parang cooking show yun. Tapos, nung pumasok siya dito, parang sabi ko, unti-unti na nang bubuo. So, parang nakatawa. Tapos, kulang pa kami ng isa, like na-mention nga ni Patrick. So naghanap kami ng power vocal talaga. Tapos naghanap ako sa Facebook, friends ko. Tapos nakita ko to si Franz. Nagulat ako, parang friends kami sa Facebook. Ay! Oh, ay pala, sa nag-K-pop community rin kasi to dati. So yun, hanggang sa nabuo na kami. Actually, sa haba nun parang nakuwento na din yung buhay. Hindi, joke lang. Ako po, madami po kasi ako pinagdaan. Wala akong pinagdaan. Before po nito, nag-aaral po ako sa LaSalle Entrepreneurship. And actually, nung mga high school din, like, siguro onting background ng dancing and singing sa school namin. Like, mahilig ako mag-perform sa mga in front of, maraming tao, mga school events, ganun, sa pagsasayaw. Kahit di ako magaling. Parang... Magaling ka. Hindi, ayun. Tapos parang... wala ako. Tapos... after nun, parang... Sabi ko, ang sarap naman sa feeling na mag-perform. Ganun. So parang...
hindi ko din in-expect na parang may nag-message sa akin sa Cornerstone niya na parang mag-audition daw ako, tapos pag nakuha, di ko parang yun ang simula. Tapos the first day, ako palang yung parang pinaka-una talaga na trainee, tapos may mga kasama ako, ganun, tapos nawawala. Tapos hanggang sa pumasok na si Patrick, tapos mga ilang months, nasabi niya nga na kami na lang, tapos parang wala nangyayari. So parang that time, sabi ko, parang ano, papasok na lang ako. Ano, like for... Inisip ko na mag-quit. Oo, inisip ko na mag-quit. Sabi ko, pasok na lang ako for spare time. Tapos parang nung mabubuo na, na kami, actually nabuo na kami nun. Tapos parang sabi ko, bye guys, mag-back out na. Tapos, buti na lang, like, parang nilaban ko din kasi, syempre, parang, nung, parang hindi masayang sinimulan. So, natutuwa lang kasi ako na ngayon na lahat nun, buti hindi ko yun binaliwala, hindi ko yun pinag-quinit, ganun. Tapos, parang nakatuwa lang na nakasama ko silang apat, tapos yung Cornerstone, super laki ng growth ko, nakita ko, and sa kanila rin, sobrang lumabas yung ano ko, ibang personality. So nakakatawa lang, and pinagdadasal ko na mas, ano ba, mag-boom pa, mag-grow. Yes. Famous po kasi dati si Ed. Sa TikTok, influencer, talaga. Influencer vibes po sa kanya. Ako naman po, before Vision, nag-aaral po ako sa Papua, taking digital film. Kasi yun po yung parang gusto kong career path. Is maging director, maging producer, ganyan. Tapos, nung pandemic, syempre, ano, puro online class. Tapos, alam niyo yun, parang nababagod ka sa bahay na parang paulit-ulit na lang. Tapos, biglang may nag-message sa akin, siya message niya. Sabi niya, uy, ano, there's an audition. Uy, English, shucks. May audition daw sa Cornerstone, tapos magawa sila ng boy crew. Tapos sabi ko, hala, sige, try ko, ganyan. Try ko. Pero naghanap daw kasi silang singer. Tapos nagpapasend siya sa akin ng mga videos na kumakanta ako. So, kulo. Feeling na to. Feeling close up. Tapos, ayun po. Nag-send po ako ng video. Tapos sabi nila, magsiset daw sila ng parang audition dates, ng meeting, ganyan. So, parang na-move ata yun ng mga ilang days. Kasi sabi ko, alam, may ano po ako, may online class. So, hindi po ako makakapunta. Nung araw na pumunta po ako, na-meet ko yung vice president, pati yung isang hunter po sa Cornerstone. Tapos, as in, pinasayaw nila ako, ganyan, pinakanta. Tapos, hindi ko in-expect, sabi nila, okay, first day mo na ng ano, training. Tapos, pinag-training nila ako, sabi, hulu, hulu, tutubo-tubo. So, parang, audition pa lang, tapos biglang training na. So, parang, ako na culture shock ako. Tapos, pinamit na sa akin yung silang apat. Sabi ko, ay, shucks, mga BGC boy! Yeah. Mga bad boy, mga ano, mga vibe nila. Sabi ko, shucks, hirap na ito. Vibe nila. Yun yung sobrang, ano, as in, parang maaangas sila tapos parang aawayin ako. Ganun. Shucks, hindi ko kaya to! So yun, nung ano, first day po, ano, pinakanta nila ako agad. Di ba din sa... Din sa... Oo, pinakanta nila ako sa asap. Tapos, siyempre, bida-bida. Tinaasan na. Bumirit. 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 Sabi ko, uy. Sabi ko, uy. Uy, ito ah. Ito na yan. No, sample daw. Isiyaw mo ako. Ay, sample ko siya. Sana mo lang ako. Ganun ganun. Yung ilan tayo na. Ganun, ganun po, ganun. Tapos, uy. Pag ganun ako, ginan nun daw. Pero ito lang catch. Kailangan ko daw magsayaw. Eh ako... Anong sinayaw mo naman ngayon? Sa sample. Sa sample. Oo, sa sample. Sa sample. Ano ba? Ito, plot twist. Sabi ko, hindi talaga marunong magsayaw. Paano to? Hindi, kaya mo yan. Ganun pa sila. Pagdating ko talaga dito sa studio, pinagsayaw nila ko. Sample ka nga, ano? Fever. Fever? Ano? Enhypen fever. Pagkagano ko. As in, hindi talaga ako marunong, walang coordination po yung ano ko, yung body, tapos yung rhythm ko hindi talaga, like,
off po talaga siya. So pagkakita nila, shucks, ayun lang, di marunong. Tapos yung parang narinig ko rin po yung mga, yung management, gano'n sabi. Hala, parang hindi pa to yung final member, parang ano pa natin to. Pero sabi may ko, ganun ba? May ganun! Sabi nila, hindi, tatanggalin natin to, wag gano'n. So may turo-turo ni Chubo. Pero ano. Ay, pala mo. Tatanggalin talaga siya lang. Tatanggalin po talaga dapat ako. Pero open naman po sila sa akin, na parang pag hindi ko po na-achieve yung ganitong, quality sa dance. Pero within a week yun. Hindi, hard work po siya. Siguro mga 2 weeks, binigyan po nila akong 2 weeks. So, parang maka-catch up po sa... Evaluation day yun. Ginalingan niya. Ginalingan. Hindi po siya natutulong. Ayun po, parang, ano, as time goes by, parang mas nakikita ko po na naka-catch up na po ako sa kanila. Mm-hmm. Tapos medyo sumasabay na po yung ano po namin. Yung mga dance po namin. So, ayun. Hanggang ngayon, nagle-learn pa rin naman po ako sa kanila. Pero thankful din po ako sa kanila kasi without them encouraging me to do my best and to keep on pushing. Baka siguro nag-quit na lang talaga ako sa Corners. Ayun, nakasulat siya ng isang buong album. Oh, may ganyan. Ay! Pero yun po, siguro after that, parang mas nag-grow po kami as a group and as an artist. And simula ang debut pa lang, we want to parang be hands-on on our craft. And hanggang ngayon, siyempre yung first album po namin, talagang pinaglaban po talaga namin, ang sabi namin. Gusto namin, kami, may sulat kami dito, kami yung gagawa ng songs namin. Kasi parang ilang beses na rin kami binigyan ng mga songs na hindi nag-work sa amin. And yung parang mas na-feel namin na mas comfortable kami and mas nag-work sa amin yung mga talagang galing talaga sa amin, yung storya namin, tsaka kung ano yung sound na comfortable kami. Yun po. Thank you! Tinatanong nila ako kanina about the lock-in experience. Share kayo content. Oh. Yung nag-lock-in kayo, kwento-kwenting kwento lang. Kasi parang nagkaroon kayo ng discovery na you all of you can write pala. Yeah. So kwento nyo lang very briefly before tayo mag-listening. Alright. So, before po kaming nagkaroon ng album, so, nag-decide po yung management tsaka yung label po namin na magkaroon kami ng lock-in songwriting session sa Antipolo para out of our comfort zone. Para makita na yung nature, tapos yung overlooking view, tapos malamig lang gano'n. Mm-hmm. Bali, mga 3 days po ata kami nag-stay doon. Tapos kami, medyo nagsusulat na rin po kami ng mga kanta, pero hindi po namin masyadong parang alam pa yung mga fundamentals, yung mga basics, and kung ano yung mga nag-work. So, sa loob po ng 3 days na yun, marami kami natutunan from our producers, tsaka yung mga songwriters po na nagturo po sa amin. Bali, tinuro po sa amin yung mga fundamentals, yung mga basics, and hanggang sa parang second day ata, nagulat kami na lahat kami may mga kanya-kanya ng songs na nasusulat. Eh ito, lalo na siya, na first time niya magsulat ng song. Nakakasulat siya ng song sa album po namin. And sabi ko, wow! Ano, may potential siya. And so yun po. Parang from there, mas marami kami natutunan dun sa paggawa ng songs, tsaka mas magiging involved dun sa craft namin. And yung laman po ng songs namin, parang mas doon namin na-realize na parang siguro dapat yung laman ng songs natin, kwento din ng buhay namin para mas makaka, para resonate sa ibang mga tao, sa listeners. So yun po yung kinalabasan ng 2020 po namin album. So mas personal yung storya, mas kayo yung tunog. Ano pala ang tunog ng vision talaga as yourselves? Yun. So part po ng figuring out, tsaka nung process nung album making po namin is parang going back to our roots. So ano ba talaga yung gusto nating tunog? Ano yung gusto nating identity? Ano yung gusto naming brand? So kami, most of us are listening to like street music. So ang mga influence po namin is yung like ngayon, number one po si Heb Abi, si Skastakli, MC Einstein, ayan, sina Flo G, ayan. So, mostly rappers, tsaka
As in, mga hip-hop R&B artist. So, ayun. From there, parang sabi namin, sige, let's take inspiration from those artists. And para mas maging comfortable din kami sa mga songs namin, tsaka mas, ano mo yun, parang mas Pinoy, mas masa. Mas gusto namin maka-reach ng mga taong, alam mo yun, yung ang goal ng album na to, mapakinggan namin siya, kunwari sa jeep, sa mga streets, yun yun, papatugtog habang nag-iinuman, sa palengke, gano'n. So, ayun po, yun yung gusto namin isa sa goal, para mas maka-reach pa ng ibang Filipino audience. Kasi dati, looking back, did you feel na parang sa sobrang, magaling talaga kayo eh, sa sobrang galing yung parang, wow, na super angasan ng tao sa inyo na andun kayo imbis na andito ka. Yes. Opo. At some point po, parang na-feel din po namin na, uy, masyadong mataas. Tsaka parang, laging masyadong, pasugod. Laging pasugod yung mga songs natin. Tsaka parang, yung ang hirap makarelate sa amin as an artist. Kasi, alam mo yung parang, ang ina-achieve namin nun dapat, eh, international level, ganyan. Pero as time goes by, sabi natin, guys, dapat... Hindi, as time goes by, dapat ano, mas ano tayo, mas totoo tayo. Mas in very tunnel. Mas authentic, mas masa. Kasi gusto talaga namin na parang hindi lang puro perform. We want to share our stories din. And from that, siguro, yun na yung one way is to yun, base it from our roots. And mas maging influenced by Filipino artists din. Last question ko, baka hindi ko na matanong mga do you feel that, like ngayon sa Spotify, nag-iba yung hierarchy, which is not to say anything about kung sino yung number two or number one, diba? But do you feel in general na this is the year na nagiging more universally embraced ang K-pop and therefore the versatility of you all? And how do you plan to play on that? Ngayon po nakakatuwa, no? Kasi dati parang slow steps eh. Like, slow. Sobrang ano yung P-pop eh. Like, pag sinabing P-pop, hindi pa talaga masyadong like, familiar yung general public. Pero ngayon, nakikita natin na parang yung kung yung FYP nyo po puro P-pop na, ganun. So parang mas nakikilala. Sobrang natutuwa kami kasi isang pag-angat ng isang P-pop group or dalawang P-pop group o tatlong P-pop group is pag-angat ng lahat ng P-pop. So, ayun. So, we want to parang share our own identity and stories dun sa pag-angat na yun. When it comes to siguro playing with the genre of street music, hip-hop, R&B. So, yun kami. Yun po yung gusto naming i-present. Na ganun po yung brand po namin, na mas leaning more into street kale hits. Sinong gusto nyong makakollab na P-pop? And why? Ako, siguro ako ngayon, feel ko sobrang... Pag iniisip ko, Alamat. Kasi yung sobrang gustong-gusto ko yung songs nilang mga R&B. Lalo na yung Maharani, sobrang gusto ko yun. Maharani, yung Dayang, tapos yung Aswang. Parang sabi ko, uy, parang same wavelength. So parang feel ko mag-work yung ganong collab. Hindi lang yun, syempre, gusto din namin mga collab. Ah. Ako sa mga collab, actually, yung parang, syempre natakas naman na yung SB90. Kasi, ano sila eh? Standard. Totally, standard. Kumbaga, hindi mo makatatakas yun. Sobrang magaling talaga sila eh. Like, parang syempre gusto ko rin may experience na makasama sila, makawork sila, so... Tsaka mabait po sila. Sorry. Ako personally, nakikinig ako ng music ni Philip. Saka kapag nakikita ko siya sa video, kasi tinitignan ko talaga ako. Parang kumbaga observation. Kasi as of the moment, I think siya sa video. Sige. SD19. SB19. Ako gusto ko Beanie din. So, isipin niyo yun. Yung parang ano, like, parang collab sa isang kanta na pop.
Tapos may onting hip-hop na, di ba, parang... Sheesh! Wala lang. Share ko lang, guys. tag nyo na lang po sila. Actually, generally, kapag i-describe mo, street talaga yung term. Street, nasa kalye, yun yung pinaka-target. So, when they were all writing the songs, yung utak nila nasa kalye, nasa street. Narinig ko to sa jeep, sa mga bata. So, yun yung ginawa nila. And with that, magsasart na magpa-listen. But the best way to start the listening is through a performance. Yes. So, ang first na ipaparinig ay Saksak sa Puso, SS, aka SSP. So, sino na sulat dito, guys? Si Franz. Okay, so, ang ating unang kanta ay performance ko. Yes. Ito po ang aming career track for